ginagawa mo? So, paano nga ba ako na na sobrang dali lang siya? Kasi karanasan sa atin, kadalasan sa iba, na-monetize sila just 1 week, meron ng 2 weeks na din eh. Meron ding 3 days, meron 5 days, may 2 days, yung mga ganun. Pero sa akin, nagulat ako kasi bakit 8 hours lang na monetize na agad ang aming YouTube channel. So yun, yung pinagtatanong ko. Well, eto nga guys, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba na-approve na ang aming YouTube channel na napakabilis. So well, ang unang-unang today's video, hindi tayo mag-mukbang na. Hindi din tayo mag-challenge kasi wala din tayo. And for today's video, napaka-importante ito guys kasi ito yung mga main goal natin na tayo gumawa ng YouTube channel dahil gusto natin maging part tayo sa team ni YouTube. So, bago yan, di ba kailangan natin gawin muna itong mga requirements na dapat natin isasabi kay YouTube. So, malaman kung paano ako monetize in just 8 hours. So please keep on watching. So yun nga guys, yun, ang tip ko sa inyo tatong tips na napakabilis lang siya guys. Pag nakuha mo na itong 1,000 subscriber and 1,000 watch hour, pag ikaw ay nag-apply na ng Google Ads at the moment na nag-apply ka ng iyong YouTube channel, automatic na siya guys na i-apply at i-review na ni YouTube ang iyong YouTube, ang iyong YTC. Kasi yun ang nangyari sa akin. Malay na June 9, kasi 5 o'clock kasi ako nag-update ng aking YouTube channel. So, June 9, chinek ko na siya. Malapit na, konti na lang siya. Ito yung screenshot na ginawa ko nung nag-update ako. So, after that, nung araw ng, June 10, 5 p.m., nagulat ako kasi na apply na agad ang aking YouTube channel. Kasi nung nag-apply ka sa akong YouTube channel ko, at the moment na nag-apply ako ng YouTube channel ko, nag-apply na rin ako sa Google AdSense ko. So, automatic na siya i-review ang yung mga videos. But before that, before ko kasi yung ginawa, before ko ma-reach yung mga requirements ng YouTube, ang ginawa ko guys ay naglinis muna ako ng mga kalat sa aking bahay. At ano yung mga kalat na yun? Yun yung mga copyright claim, yung mga copyright videos, mga ganun na hindi siya pwedeng ma-monetize. Ito yung mga sample na ginawa ko guys para madali ma-approve ng aming YouTube channel. So at that time na nalinis na siya, as in double check ko talaga siyang linis, araw-araw yan. Ganun ako ka-worry kasi meron kasi akong ginawang video na nag-reuse ako ng video kasi meron kang mga nalalaman na pwede nang gamitin ang mga reuse. Pero pinipili kasi din pala ang ina-upload natin i-reuse o i-re-upload. Yun ang pinaka-importante guys. So, yun, tip number 2. Ang ginawa ko din guys para madali siyang ma-monetize ang aking YouTube channel, nag-upload ako ng mga pwede nating mapag-aralan, mga ganun. So, pwede nating ma-entertain tayo. So, yun. So, yung mga good title or good content, yun ang dapat din ang gawin natin. Basically, yun din daw kasi ang mga mabilis na search ng mga tao. Pwede kang mag-upload ng mga reuse video or re-upload video. But make sure guys, hindi siya claim or copyright claim. So, yun.
tip number 3. So, pinaka-importante guys, ang 3-step natin. Pag ikaw ay ready na at ikaw ay malapit ka na ngayon yung state, malapit na yung requirements mo ma-reach mo, kailangan, for example, yung sa Google AdSense mo, kailangan mo sila i-update yung mga pinag-a-apply mo doon before, or for example, check mo yung mga details, yung tama ba yung mga details na in-apply mo, kasi magiging reflecting yun at the time na i-check or i-review ni Google AdSense, ni YouTube. So yun lang guys, at yung mga pinaka-importante talaga, mga tip and tricks, bago mo siya bago ka magkakaroon, bago mo i-apply yung YouTube channel mo, kailangan make sure na wala kang mga pwedeng magiging copyright, mga ganun, yung mga videos mo dapat yung mga make your own videos as much as we can do. Make it yung sarili mong gawa or sarili mong edit, ganun. So, number 3, so make sure ang inyong mga details na in Google as is tamang-tama din para hindi na nga mahirapin sa YouTube channel sa'yo pag mag-review. And guys, at hindi kayo talaga mahirapan. At hindi mahirapan na rin si YouTube para sa inyong pag-review ng inyong YouTube channel. So yun lang. At yun ang i-share ko sa inyo yung good experience ko. Kasi hindi naman lahat talaga tayo na mabilis lang na-approvean. Karamihan na sa iba na disapprove dahil na yun yung mga ginawa nilang bawal. So, hindi sila nag-check muna ng mga videos nila bago nila na-apply. So, yun ang pinaka-importante guys. Kailangan nyo muna i-check lahat ng mga videos nyo bago nyo talaga siya isasalang sa review. Yun. So, thank you din sa prayers. Napaka-importante din ang prayers guys. Kasi kung wala din yung prayers na yun. Kasi I'm just worried about my YouTube channel kasi that was 2017. So, di ba napakatagal na at nag-stop din kasi ako ng 2 years. So, ngayon January na ako bumalik din. So, yun. So, yun na i-share ko sa inyo guys. At sana bago nyo talaga i-apply, tatandaan advice na yan ang totoo at nangyari po talaga sa akin. Good thing, di ba? Ito, makita nyo naman kung anong date na in-apply sa akin YouTube at anong oras din ako na-approvean. So, hindi yan siya fake at totoo po yan. So, i-share ko sa inyo guys. And salamat din sa ating mga viewers na yun, papasalamatan nyo ang mga viewers at mga subscribers ninyo palagi. At palagi, nandyan sila magsusuporta din talaga sa inyo. Kung ikaw din ay willing din mag-share at mag-ano sa'yo. At lagi mo silang ina-update. Pero mga team ko nanay dyan, thank you sa inyo pa support dyan. At maraming salamat din sa aking family. Subscribers and mga viewers na napatuloy po nagmamahal po sa amin. Kahit po wala na po, hindi na po ako gaano. Ginagawa mo! Kasi medyo ano po ako ngayon, so lazy po. So, thank you sa inyong support guys. And I hope na asahan ko pa rin kayo sa susunod ng aming mga vlog, ang aming mga videos. So, thank you guys. And tandaan nyo palagi, bago kayo mag-apply ng Google AdSense para sa review ng iyong pagka-monetize, make sure na malinis na ang iyong videos. Pwede nyo yan i-mute at wag din i-delete din guys. I-mute nyo lang at mawawala at pwede nyo yan kasi sayang yung views. So yun, yung pinaka-importante guys ha. So thank you for watching and I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito at nabigyan ko kayo ng totoong advice at totoong tips na based on my experience. And thank you and I love you guys and see you soon. Bye!